Pumalahaw sa pag-iyak ang ina ni Eslyn. Agad siyang lumabas sa silid niya upang tignan ang nangyayari. Dalawang linggo ng bangungot ang pinagdaraanan ng kanilang pamilya. Ngunit wala siyang magawa kung hindi magtiwala sa kanyang mga magulang na malalampasan nila ang mga problemang nararanasan nila ngayon. Huwag mo namang gawin sa amin to. Maawa ka sa anak mo si Eslyn. Lando, parang awa mo na. Huwag mo kaming iwan ang anak mo. Umiiyak na sigaw ng ina niya. Nasaksihan niya ang nakaluhod niyang ina habang nagmamakaawa sa ama niyang si Lando. Dad, huwag naman ganito. Huwag mo naman kaming iwanan ni Mami. May trabaho naman po ako eh. Sapat para sa panggastos natin. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Pakiusap ni Eslyn sa ama. Ngunit mukhang nakapagdesisyon na ito. Sinipa nito ang kanyang ina. Dahilan para mamilipit ito sa sakit. Dad, no! No, don't hurt Mom! Agad na nilapitan ni Eslyn ang kanyang ina. Tama na po, Mami. Pabayaan na natin siya kung nais niya talagang iwanan tayo. Masamang masama ang loob niya sa ama. Kaya natin to, Mami. Huwag mo itong gawin sa iyong sarili. May karma din po yan si Daddy sa ginagawa niya. Anong sabi mong buwisit ka? Sinangga ng kanyang ina ang suntok na sa kanya sana igagawad ng kanyang ama na kinain na ng kasakiman. Napakasama mong ama! How dare you! Hindi na sana kita naging daddy! Luha ang saad ni Eslyn. At sana, hindi ko na kayo naging pamilya. Mga salot kayo eh. Dahil sa inyo nagkandaleche-leche yung buhay ko. Aalis na ako at hinding-hindi na ako babalik pa. Sige na, umalis ka na. Huwag mo lang sasaktan si Eslyn. Sige na, lumayas ka. Kaya namin nang wala ka, hayop ka. Sumama ka na sa kabit mo. May kabit ang ama niya? Mas lalong tumindi ang galit ni Eslyn sa kanyang ama. Hindi na nga yata niya ito kayang patawarin. Inalalayan niyang patayo ang kanyang ina. Wala na kayong aasahan. Wala nang lahat maging ang bahay na ito. Kukuhanin na rin niyan bukas makalawa. Salo talaga kayo sa buhay ko eh. Di na ako babalik sa inyo. Magiging masaya na kami ng bago kong asawa. Mariingwi ka pa nito bago tuloy ang lumabas. Bit-bit ang maleta. Niyakap naman Eslyn ang kanyang ina. Mama, kaya po natin to. Kahit na wala siya, malalampasan natin ang lahat. Kahit papano may naitabi akong pera dahil sa pagiging teacher ko. Mababawi po natin ang lahat kapag po may lakas na tayo at nakabawi na, Mami. Pagpapalakas niya sa loob ng kanyang ina. Papano na tayo, anak? Kahit mga kamag-anak natin lumayo na sa atin dahil alam nilang maraming sumisingil sa atin. Gagawan ko po ng paraan. Makikiusap po ako, Mami. Hali po kayo't magpahinga na. Inalalayan niya itong makapasok sa silid. Mag-aayos lang po ako sa baba, Mami. Dito lang po kayo't magpahinga. Tumango ang ina niyang lumuluha pa rin. Bumaba si Eslyn sa sala upang tignan ang mga notice na ipinadala sa kanila. Dalawang araw na lamang pala ang palugid sa mansyon nila. May bagong may-ari na pala nito. At marami pang notice tungkol sa utang naman ng kanyang ama. Ngunit ang mas ikipinanlumo ni Eslyn ay ang mga properties nila na naibenta na ng ama niya. Maging ang pera nila sa bangko ay nalimas na. Nangihinang napaupo si Eslyn. Ngunit agad siyang natigilan nang may mga kalalakihang pumasok sa bahay nila nang walang pasabi. Sino kayo? Mga taga-bangko ba kayo? Kinakabahan niyang tanong. Boss, nandito lang yung anak at asawa. Pero wala dito yung hayop na si Lando. May kausap sa phone ng isa sa mga lalaking nakaitim na parabang yung Men in Black na palabas. Kung tinatago niyo raw si Lando na ama mo, mag-isip daw kayo mag-ina. Hindi biro ang perang ninakaw niya sa amo namin. Kaya kung ayaw niyong madamay, isuko ninyo si Lando. Wala na siya. Hindi namin siya tinatago. Parang awa niyo na. Huwag kami ang habulin niyo. Pakihusam naman oh. Nagpapahinga ang mami ko ngayon. Huwag na sana kayong mamuwersa ng tao. Pakiusap ni Eslyn sa mga ito. Nakikiusap ako sa boss mo. Parang awa mo na. Dalhin mo ako sa kanya. Baka sakaling mapagbigyan niya kami ni mami. Maraming ginagawa ang boss namin. At isa pa, hindi niya alam ang salitang awa. Kaya huwag ka na magtangkang makiusap. Mapapahiya ka lang. Susubukan ko pa rin. Parang awa na ninyo. Payagan niyo akong makausap siya. Walang iniwan ng ama ko ni piso.
Lahat nilimas niya. Pati ang pera namin sa bangko. Sumama na siya sa kabit niya. At sa mga oras na to, masayang masaya na sila. Naikuyom ni Azlin ang kanyang kamao. Hindi lang sa kanya may utang ang ama ko, kung hindi sa amin ding mag-ina. Hindi lang boss niyo ang maniningil sa kanya. Sige na, dali ng isang yan. Nais ni boss na makausap ka. Sumama ka na kung ayaw mong masaktan. Ikaw lang ang nais niya. Safe ang mami mo sa amin basta maging mabait ka lang. Bilin pa nito. At kahit natatakot ay sumama na lamang siya. Lahat gagawin niya para sa ina niya. Isinakay siya sa van at pagdating sa isang malaking bahay ay agad siyang pinababa. Samahan mong babaeng to sa bus natin. Bili ng isang lalaki bago siya sinulyapan. Ayusin mo yung pakikipag-usap mo kay boss. Dahil kapag nakausap mo siya, isipin mong nakatapak na ang isang paa mo sa hukay. Hindi matukoy ni Islin kung tinatakot ba siya nito o nagsasabi to ng totoo. Kabado siya habang binabaybay ang patungo sa tinutukoy nilang boss. Nakita niya ang isang estrangherong lalaki na nakaupo sa kumikinang na upuan habang sumisimsim ng alak. Nagtama ang kanilang paningin at napataas ang kilay nito. Wala ang ama mo kaya no choice ako kung hindi ikaw ang kausapin. Malamig ang boses nito. Nasaan si Lando? Hindi ba niya nasabi na 40 million ang natangay niya sa kumpanya ko? Nanlaki ang mata ni Azlin. 40 million? Napakalaking halaga. Napakasama ni Daddy. Napayuko si Azlin dahil sa kahihiyan. Parang awa mo na. Huwag mong idadamay ang mami ko. Baka hindi niya kayanin at bumigay na siya. Wala kaming ganyang halaga sa ngayon. Dahil maging kami, kinuhanan ni Daddy ng pera. Hindi mahaba ang pasensya ko. Tumayo ito't lumapit sa kanya. Nag-iisang anak ka niya. Kaya bakit naman niya iiwanan ang mag-ina niya? Napapaisip ito. Sa tingin mo, paano niya ako mababayaran? Isa akong license teacher. At kung nais mo tuwing sahod, kahit kalahati sa sahod ko mapunta sa'yo, huwag lang ninyo kaming saktan. Hindi ako tumatanggap ng barya, miss. Hinaplos nito ang buhok niya. May deal ako. Ano yun? Mabilis na tanong ni Azlin dahil nagbabaka sakali siyang kahit papano masolusyonan ang problema nila. You will be my wife. Walang emosyong sabi nito. Wait, what? Hindi makapaniwala si Azlin na ito ang nais ng lalaki. Bakit naman asawa? Mister, bakit? Hindi siya nito pinatapos. Deal or no deal? My time is gold. After nito, wala na tayong pag-uusapan at kailangan yung ibalik ang perang kinuha ng ama mo. At wala rin akong kailangang ipaliwanag sa iyo kung bakit kailangan ko ng asawa. Nag-isip si Azlin. Kailangan niya maging wise sa pagkakataon na ito. Iniisip niya ang kalayaan at future niya. Ngunit kung iyon ang uunahin niya, paano naman ang ina niyang umaasa sa kanya? Sige, pumapayag na ako na maging asawa mo. Lakas loob na sagot niya. Ibig bang sabihin nun na bayad na kami sa naging utang ni Daddy? Hindi pa. Pansamantala lang yun. Down payment, ika nga. Pero malaki pa rin ang utang ng ama mo. Ipapaliwanag ko na lamang sa iyong iba pa kapag gawa na ang kontrata. Ipapatawag na lang ulit kita kapag kailangan mo ng pumirma. Bilin pa nito. Alisin na ninyo ang babaeng to sa harapan ko. Dinampot na siya ng mga tauhan ni Fabian. Napasulyap siya sa natatakot na dalaga. Tinitigan niya ang kanyang tauhan na may hawak dito bago nagsalita. Careful! Magiging asawa kong babaeng yan. Iaharap ko yan sa grandma ko kaya ingatan ninyo. Dahil tamang-tama yan sa panlasa ng matanda. Muling naupo si Fabian sa kanyang kumikinang na upuan at prenteng ininom ang alak na nasa baso niya. Napangisi siya dahil sa tusong ama ni Azlin. Nagawa siya nitong nakawan, ngunit pansamantala lamang ang pagtakas nito. Oras na makita niya si Lando ay ipapakain niya sa alaga niyang leon si Lando. Hindi sapat na kabayaran si Azlin para sa 40 million pesos na ninakaw nito. Ngunit sapat na itong down payment para hindi niya puwersahin ang mag-ina. Kapag nangyari ang gusto niya, ay doon palang magiging amano sa ninakaw ni Lando. Alam ni Fabian na walang pakisilando sa anak nito. Sumama to sa kabet
At kinain na ng kasakiman kaya nakalimutan ng pamilya. Ngunit wala sa bukabularyo niyang maawa. Nais lang niyang pure business. Ginawa niya lang ang kasunduan na pagpapakasal kay Ezlyn upang hindi masayang ang pera niya. At least ay may pinaggamitan nito. At iyon ay ang pagpapakasal niya sa dalaga at pagkakaroon ng anak dito. Upang bago man lang pumanaw ang grandman niya, ay nakita na nito ang apo nito sa kanya. Ito lang ang dahilan ni Fabian at wala nang iba. Madali sa kanyang divorce dahil sa ibang bansa niya nais pakasalan si Ezlyn. Lahat ay may katapusan. At iyon ay kapag nabigyan na siya nito ng anak, doon palang makakawala sa kanyang kaawa-awang dalaga. Boss, naihatid na namin. Paano po ba ang bahay, boss? Dalawang araw na lamang silang maaaring manatili doon. Itinawag ng kanyang tauhan ang bagay na ito. Napaismid si Fabian. Pabayaan mong manatili na sa mansyon. May dahilan naman ng pananatili nilang mag-ina. Sige na, siguraduhin mong hindi sila tatakas. Bilin pa niya bago ibinaba ang tawag. Tumayo na si Fabian dahil tapos na siyang uminom. Kailangan na niyang dalawin ng kanyang grandma. Apo ko! Niyakap siya nito nang makita siya nitong papasok. My dear Fabian, kamusta ka na? May ipapakilala ka na ba sa aking babae? Natatawang tanong pa nito. Malapit na, grandma. By the way, where's Miguel? Si Miguel ay pinsan niya na sa grandma na niya nakatira upang may bantay ito. Nasa kusina. Si Faye pala, nais ko sanang irekomenda apo. Alam mo, napakabait ni Faye. May pagka-istrikta pero tsak na magugustuhan mo kahit papano. Faye Domingo? Wala akong hilig sa modelo. May ipapakilala ako sa'yo. She's a teacher. And her name is Ezlyn. I can't wait, iho. Paniguradong maganda siya dahil ikaw mismong may gusto sa kanya. Napairap lamang si Fabian at hindi sumagot. Maganda naman si Ezlyn. Hindi nga lang niya tipo. Wala siyang tipong babae. Dalawang araw ang lumipas simula nang makausap niya ang mafia boss na si Fabian. Ang akala talaga niya sa mga mafia ay yung may mga edad na, mga gurang na. Yun kasi ang nakikita niya sa internet. Ngunit maaari palang maging mafia ang gwapo at nasa 30 anyos lang. Ang estranghero na yun ay talaga namang nakakatakot. Hindi mawala sa isipan ni Ezlyn na mga sinabi nito. Gagawin siya nitong asawa. Sa tingin ni Ezlyn, marami itong asawa. At tsak na pinakahuli siya. Ngunit bakit ba ba kailangan pa siya nitong gawing asawa kung marami naman itong babae na maaaring makuha? Napabuntong hininga si Ezlyn bago ipinagpatuloy ang paghahanda ng almusal. Puro talsik na ng mantika ang kanyang kamay. Hindi rin naman sanay si Ezlyn sa ganitong gawain. Dati naman kasi silang may chef. Ngunit umalis ito nang malaman ang nangyayari sa kanila. Ngayon kailangan na niya maging independent. Hindi na siya dapat umasa sa kanyang ina. Kahit anong hirap ay matitiis niya. Huwag lang panghinaan ang loob ang ina niya. Makakaya naman siguro niyang pag-aralan ng gawaing bahay. Kilala silang mayaman ngunit ngayon, putok na ang balitang naghihirap na sila. Kaya maging ang mga kaibigan niya noon na kasama niya sa lahat ng bagay ay nagsilayuan na rin sa kanya. Lumabas na ang mga tunay na kulay ng mga ito. Totoo ngang marami ka lang kaibigan kapag may pera. Pero sa oras ng kagipitan, bibihira ang mga taong tutulong at mananatili sa'yo. Mismong kamag-anak nga nila, hindi nila matakbuhan. Kaya wala na silang alam na maaaring lapitan. Sa ngayon, nilalakasan na lamang ni Ezlyn ang kanyang loob. Kahit na ang totoo, natatakot siya para sa kanilang mag-ina. Sa buhay, nakakaharapin nila. Ezlyn anak, hindi ka dapat gumagawa niyan. Ipaubaya mo na sa akin ang gawaing bahay. Alam kong hindi ka sanay. Hayaan mo na ako dahil ako, kaya kong mag-adjust. Pero mami, nagpapahinga pa po kayo. Anak, walang mangyayari kung magmumukmok lang ako. Binabala ko na rin humanap ng trabaho. May lisensya ako sa pagiging chef at nais kong gamitin yon. Pero mami, hindi na po kailangan. Ako na pong kikilos. Napabuntong hininga si Ezlyn. Hindi pa nga pala niya nasasabi sa kanyang ina ang tungkol sa mafia boss na si Fabian. Hindi pa niya nasasabi ang kasunduan na ginawa nito para pansamantalang hindi sila nito buligligin sa pagbabayad sa ninakaw ng demonyo niyang ama. Bakit ganyan ka makatingin?
May nais ka bang sabihin? Takang tanong ng kanyang ina. Wala po. Piniling hindi na lang muna ipaalam ni Islyn dahil hindi pa nga nakaka-recover ang ina niya sa ginawa ng ama niya. Ay siya naman ang susunod. Bigla na lamang sumulpot ang mga lalaking kumuha din sa kanya nitong nakaraan. Gulat na gulat ang ina niya at natatakot na tumingin sa kanya. Anak, sino sila? Pinapakuha ka ni boss. Tapos nang gawin ang kontrata kaya sumama ka na sa amin. Diyos ko, huwag ang anak ko. Mami, magiging maayos din ang lahat. Sa ngayon ito lang po ang paraan. Niyakap niya ang kanyang ina. Babalik po ako. Magiging maayos po ako, Mami. Sumama na si Islyn sa mga ito. So, here's the deal. May inilatag na papel sa table si Fabian. You will be my wife. Legal wife dahil mabusisi ang grandma ko. At kailangan kasama natin siya pag kinasal tayo. Ngunit sa ibang bansa naman ang kasal kaya walang problema sa divorce. Kailangan mong magpanggap na totoong asawa ko. At wala ka rin babanggitin tungkol sa deal na ito. Kapag isiniwalat mo ang tungkol sa akin na tungkol sa deal, papatayin kita. Malamig na banta ni Fabiana, ikinatakot ni Islyn. Wala kong sasabihan. Huwag mo lang kaming sakta ni Mami. Si Mami lang ang may alam at sisiguraduhin kung wala siyang pagsasabihan. Ngunit hindi siya nito sinagot. Ngunit kailangan mo rin akong bigyan ng anak. Kapag nabigyan mo na ako ng anak, burado na ang utang ng ama mo. At maaari rin kitang iganti sa kanya kung nanaisin mo pa. Kayang-kaya ko siyang ipatrabaho sa mga tao ko. Hindi na. Kaya kong gumante ng walang tulong ng kahit na sino. Daddy ko pa rin siya. Alam kong dapat kong gawin. Makakaasa ka na gagampanan ko ang trabaho ko. Basta mangako ka na wala kang gagawin sa mami ko. Hahayaan mo siyang magstay sa mansyon. Parang awa mo na. Huwag mo na lang siyang paalisin sa mansyon. Wala nang titirahan si mami eh. Pakiusap ni Islyn. Maaari siyang manatili sa mansyon habang may kontrata pa tayo. But once we're done, aalis kayong dalawa. Aalis kami, makakaasa ka. Maaari din ba akong magpatuloy sa trabaho ko? Kailangan kong suporta ng mami ko. At sana payagan mo ko kahit na Sabado Linggo, dumalaw sa kanya. Napatitig sa kanya si Fabian at ilang minutong hindi nagsalita. Sobrang paborang hinihiling mo. Hindi ba't labis na masyado? Alam kong sobra na to, pero ang mami ko kasi. Hindi siya pinatapos ni Fabian. Sige, pumapayag na ako. Huwag mo lang akong sagarin, Islyn. Hindi mo pa nakikita ang mga kaya kong gawin. May driver akong ilalaan sa'yo. Siya rin ang magiging bantay mo. Kaya kung iniisip mong makakatakas ka, nagkakamali ka, Islyn. Maling tao ang binangga ng ama mo. Hindi ako yung tipo ng tao na basta nalang hahayaan ang ginawa niya. Kailangan may kapalit lahat. Nauunawaan ko. Utal na sagot niya. Pumirma ka na. Bukas na bukas haharap ka kay Grandma upang mapag-usapan niya ang kasal. Bilin pa nito na tinanguan na lamang niya. Ibinalik na naman siya ng tauhan ni Fabian sa mansyon kung nasaan ang kanyang ina. Luhaan pa rin to ng datnan niya. Agad niya itong niyakap. Mami, maayos na po ang lahat. Huwag na po kayong mag-alala sa akin. Mabait naman po si Fabian. Pagsisinungaling ni Islyn. Anak, isa siyang masamang tao. Paano mo matitiis na makisama sa kanya? Ayokong masira pati ang buhay mo. Mami, please, pabayaan na po ninyo ako sa desisyon ko. Kapag po naging maayos ang deal namin, bayad na po tayo sa utang ni Daddy. Magiging malaya na po tayo. Mami, maging matatag ka po para sa ating dalawa. Kasi ako, kinakaya ko po ang lahat, Mami. Pakiusap ni Islyn, umaasa siya na darating ang saya sa kanilang mag-ina. Sa ngayon, kailangan lang nilang magtiyaga. Ito ang dapat na isuot mo dahil dinner ang pupuntahan mo. Katuwang ni Islyn ang ina niyang naghahanap ng maaari niyang maisuot. Naghihintay na naman ang driver ni Fabian sa kanya. Anak, maaari ka pang tumanggi. Gagawa natin ng paraan ng utang na yon. Mami, final na pong desisyon ko. Pumirma na ako. Ngumiti siya sa kanyang ina. Saturday and Sunday po nandito ako, Mami. Pakiusap po. Maging matatag po sana kayo kahit na wala ako sa tabi mo.
Ikaw na lang po ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Kaya sana wag kang susuko, Mami. I love you, Mami. Nagpatuloy na sila sa pag-aayos. Isang oras ang itinagal nito bago siya natapos. Nagpaalam na siya bago tuluyang lumabas at sumakay sa itim na kotse na kanina pa naghihintay sa kanya. Pasensya na po, natagalan ako. Wala yun, Ma'am. Tsaka magkaedad lang tayo. Kaya maaari mo akong tawaging Dylan. Sige, Dylan. Sige, pumunta na tayo sa lola ni Fabian. Nandun na ba siya? Tanong pa ni Eslyn habang nakafocus sa pagmamaneho si Dylan. Kanina pa siya nandun. Ikaw na lamang, Ma'am, hinihintay. Hindi na rin mapakali ang lola ni Boss na makilala ka. Sige. Tipid na sagot na lamang ni Eslyn. Pagdating sa mansyon ng lola ni Fabian, ay agad siyang inilalayan ni Dylan pababa sa kotse. This way, Ma'am. Anyaya pa nito bago nag-escort sa kanya. Sa bukana pa lang, marami na siyang nakitang maids na nakaabang. Bumati ang mga ito at mukha silang disiplinadong lahat. Magandang gabi, Ma'am Eslyn. Welcome po. Ngumiti siya sa mga ito. Nasalubong naman niya si Fabian na wala pa rin ngiti na ipinapakita. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Kanina ka pa niyang hinihintay. Bulong pa nito. Pasensya na. Hindi ko kasi alam ang isusuot ko kaya natagalan ako. Forget it. Sinulyapan siya nito. You look stunning, Eslyn. Puri pa nito. Napalunok na lamang siya at hindi kumibo. Imbis kasi na matuwa, ay takot ang naramdaman niya. OMG, Iha! Welcome to the family! Napakaganda mo palang talaga! So elegant and stunning! Puri pa nito bago siya niyakap. Ako ang lola ni Fabian. Masaya akong makilala ka, Eslyn. Masaya din akong makilala ka, Ma'am. Natawa ito. Ma'am, you're not a maid, Iha. Stop calling me, Ma'am. Call me Grandma. Tulad ni Fabian. Pasasaan ba't magiging mag-asawa na rin kayo? Opo, Grandma. Sagot ni Eslyn. Nagtataka ka ba kung bakit ako lang? Wala na kasi ang parents ni Fabian. They died in a car accident. Ako na ang nagpalaki sa batang iyan. Kaya ako na lang ang napupursige sa kanya na makapag-asawa na. As you can see, tumatanda na ako. Napahagik-hik pa ito. Sa hapagkainan na natin ipagpatuloy ang kwentuhan natin. Tumangon na lamang si Eslyn at sinunda ng lola ni Fabian. Naupo sila. Tabi niya si Fabian habang kaharap nila ang lola nito. Ang mayordoma naman ay nakabantay sa gilid at nag-uutos sa mga maids kung anong dapat gawin at iserve. Bakit nga pala wala ang mami mo? Sana na-meet ko rin siya. Fabian, sana naman ipinasama mo ang parents niya. Wala na po akong daddy. Patay na. Habang ang mami ko po nasa bahay, sa susunod po isasama ko. Si Eslyn na ang sumagot. Napasulyap naman sa kanya si Fabian. Marahil ay dahil sa sinabi niyang patay na ang ama niya. Uuwi na ba kayo? Yes, Grandma. Babalik na lang kami. Si Fabian na ang sumagot. Pinag-usapan na nila ang magiging kasal at halata naman sa lola ni Fabian na nagmamadali na ito. Kaya this week, handa na silang lumipad patungo sa Germany upang doon magpakasal. Ako nang maghahatid sa iyo. Walang emosyong sabi ni Fabian nang balak na sana niyang sumakay sa kotse na si Dylan ang nagmamaneho. Sige, tipid niyang sagot. Hindi siya nito ipinagbukas ng pinto ngunit ayos lang. Nakasanayan lang siguro ni Eslyn na dati-rati, ipinagbubukas siya. Bakit sinabi mong patay na ang ama mo? Ayokong maging parte pa siya ng pamilya at buhay namin ni Mami. Gusto na namin siyang burahin sa puso't isipan namin. Ito na ang kapalaran namin ngayon dahil sa kanya. Winasak niya ang masaya naming tahanan. Nakatanaw si Eslyn sa bintana habang nagsasalita. Nakausap ko na pala si Mami at ayos ng lahat. Wika pa niya. Kung hindi nangyari sa ito, may nobyo ka bang dapat na pakakasalan? Tanong ni Fabian. Wala akong nobyo. Pero may naging ex ako matagal na. Simula nang iwan niya ako dahil sa naging priority kong pagtatrabaho, ay hindi na ako nag-boyfriend pa. Paliwanag niya. Hindi na ito sumagot. Nag-focus na ito sa pagmamaneho. Kaya naman tumahimik na rin siya.
Sa kalagitnaan ng biyahe nila patungo sa mansyon ay may nadaanan silang aso na nakahiga sa daanan. Papipay ito at mukhang nangihina nang talaga. Pwede bang tumigil ka saglit? Pakiusap niya. Bakit na naman ba? Gusto ko lang tignan kung ano nangyari sa aso. Malambot ang puso ni Islin sa mga hayop. Dalian mo lang. Naiinis na bili ni Fabian sa kanya. Agad siyang bumaba at tinignan ng aso. Kinarga niya ito kahit pa alam niyang madumi na ito. Maaari pa itong mabuhay basta makakain lang. Pwede ko bang isakay dito? Paalagaan ko siya kay mami ko. Aso lang yan, Islin. May buhay pa siya. Pakiusap naman oh, payagan mo na ako. Hindi na ako hihiling ulit. Sakay na nga, iwan mo na yung aso na yan. Malungkot na itinabi ni Islin ang aso upang hindi ito masagasaan. Pasensya ka na, baby. Sorry talaga. Sana may mabait na pumulot sa'yo. Halimaw kasi yung kasama ko eh. Bulong pa niya bago iniwan ito. May alcohol dyan, mag-sanitize ka. Utos pa ni Fabian na sinunod na lamang niya. Masama ang loob niya nang bumaba sa sasakyan. Hindi na niya nilingon pa si Fabian at dumiretso na papasok sa gate ng mansyon. Napairap na lamang si Fabian. Halata namang nagalit si Islin sa kanya dahil lang sa aso. Habang binabaybay ang pabalik ay nadaanan muli niya ito. Balak sana niya itong lampasan ngunit na-imagine niya ang mukha ni Islin at naiinis lamang siya. Agad siyang bumaba at kinuha ang aso. Isinakay niya ito sa kotse bago bumalik na sa mansyon niya. Sinalubong siya ng mga tao niya at gulat na gulat ang mga ito nang makitang may aso siyang bitbit. What? Wala naman boss. Kaninong aso po yan? Kay Islin. Linisin niyo at pakainin. Utos niya sa mga ito. Bakit parang matamlay ka? Kahapon pa kitang napapansin na wala ka sa mood. Puna ng kanyang ina. Kasalukuyang nakapangalumbaba kasi siya habang iniisip ang asong nadaanan nila kagabi. Patay na po kaya yung asong nadaanan namin? Napakasama talaga ni Fabian. Hindi man lang iniisip na maaring mamatay yung aso. Imbis sana na kaya pang iligtas, kaya lang nagmatigas pa. Mami, sa tingin ko napakatigas ng puso ng magiging asawa ko. Kung sa bagay, napabuntong hininga pa si Islin. Walang puso yung mga kagaya niya na mafia boss. Kailangan nilang ipakita na wala silang kinatatakutan at wala silang awa. Ay, nako. Anak, alam mo kahit anong tigas ng puso ng isang tao, may sakit pa rin yan na nararamdaman. At saka huwag mong ibase sa itsura o pinapakita ng isang taong pag-uugali niya. Subukan mong kilalanin si Fabian. Malay mo may kabaitan pa rin na tinataglay. Baka sa katagalan, maunawaan niya na wala naman tayong kinalaman sa ginawa ng ama mo. Hindi ko na po siya, Daddy. Sumama ang ekspresyon ni Islin. Masama ang ugali ni Fabian. Pero walang makakatalo sa ugali ni Daddy. Sarili niyang pamilya. Inabandod at pinahirapan niya. Hindi na kumibo ang kanyang ina. Hinaplos na lamang nito ang kanyang buhok. Naiintindihan nito ang kanyang galit. Diyan ka lang, stupid dog. Inis na inirapan ni Fabian ang tuta na pinulot niya at kinupkop para sa ikatatahimik ni Islin. Binabalak ng irigalo to kapag nakauwi na sila galing sa kanilang honeymoon. Sa ngayon, pinapahanda pa ng grandma niyang lahat kaya wala pa siyang ginagawa. Busy siya sa pag-ayos ng negosyo at ang mga tao niya. Kailangan kahit na abala siya sa kasalay, hindi niya napapabayaan ang kanyang negosyo. Ang club, mga transaksyon na iligal na barel at ang kumpanya na siya mismong nagmamanage. Boss, mukhang gusto ka ng aso. Ako bang niloloko mo? Tinitigan niya yung asong kumakawag ang buntot sa kanya. Tignan mo boss oh, kumakawag yung buntot. Ibig sabihin ikaw na yung kinikilalang amo. Ayoko sa asong yan. Kinuha ko lang siya para matahimik na si Islin. Si Islin po yung magiging asawa mo, boss. Boss, sa totoo lang, napakaganda ni Mama at napakaamo. Gusto mo ba yung magiging asawa ko? Nakataas ang kilay ni Fabian sa kausap niyang tauhan. Ay naku sir, wala akong gusto. Kumbaga sir, nakikita ko lang ang beauty ni Ma'am. Bagay po talaga kayo. Mukha ba akong interesado sa kanya? Kailangan ko lang itong gawin upang hindi sumama ang loob ni Grandma sa akin. Oo nga naman sir, malabong ma-inlove ka sa babaeng yun. Mahina siya at ikaw malakas. Umalis ka na nga, bago pa ako maalibadbaran sa'yo. Utos ni Fabian. Tinawag niya ang aso at kinarga to.
Mabango, vaccinated at malinis nito kumpara kagabi. Kanina lang pinaasikaso niya sa kanyang driver ang aso na kinupkob niya. Wala pa itong pangalan. Ano bang ipapangalan ko sa'yo? Napaisip si Fabian. Bobby kaya? Napairap si Fabian. Masyadong soft. Lalaki ka, diba? What if bulldog? Mas maganda kung Fabi ang ipapangalan sa kanya. Napasuliyap siya kay Isley na nakangiti habang palapit sa kanya. Hindi ko inaasahang babalikan mo siya. Natutuwang sabi pa nito. Hindi inaasahan ni Fabian na pupuntahan siya ni Isleen. Nadatnan patuloy nito ang ginagawa niya. Tila ba nakakahiya ito para sa isang mafia boss na makita siyang ganun. What are you doing here? Pinapadala ni Mami yung pagkain na niluto niya. Special recipe ang ginamit niya doon. Sana ma-appreciate mo. Sagot ni Isleen habang karga ang aso. Masaya ka na ba? Ayan na yung aso. Inirapan pa niya ito. Salamat! May puso ka naman pala. Akala ko wala eh. Napasulyap siya sa mga tauhan niyang nagpipigil ng tawa. Napailing na lamang siya bago sana akmang tutungo sa kusina upang tignan ang sinasabing pagkain ni Isleen. Ngunit narinig niya ang tinatawag nito sa aso. Favi, kamusta ka? Ayos ka lang ba? Hindi na niya ito pinagsalita pa. Bakit ba Favi pa? Fabian ang pangalan ko ah. At malapit na kaming magkapangalan. Eh kasi nga niligtas mo siya. At ano namang kaso ng pangalan? Kung may kapangalan akong hayop, ayos lang sa akin. Alam mo ba kung bakit ko kinuha ang Favi na aso na yan? Ngumisi si Fabian bago ibinulsa ang kanyang dalawang kamay. Kasi ipapalapa ko siya sa leon ko. Nanlaki ang mata ni Isleen sa sinabi niya. Ngunit bago pa magsalita ang dalaga, ay nilayasan na siya nito. Napakunot ang noon ni Isleen. Naiinis siya sa sinabi ni Fabian. Napakasama nito para ipakain lang si Favi sa leon na tinutukoy nito. At isa pa, sa Manila Zoo lang ang alam niyang may leon. Dilan, totoo bang may leon si Fabian? Tanong niya sa driver niya. Ma'am, opo. May leon po talaga siyang alaga. Nasa private island po niya. Napakayaman naman pala nito. Hindi ba nakakatakot ang leon? Paano naaalagaan niyang ganun kabangis na hayop? May caretaker siya dun, ma'am. Tsaka sa yaman ni boss. Kaya niyang gawing posible ang imposible. Sa mukha naman niya halatang kaya niya. Ngumiti na lamang siya kay Dilan bago naglibot-libot muna. May garden sa mansyon. Karga si Favi ay naisipan niyang maglibot-libot. Pinakawalan na muna niya si Favi. Hindi naman siya nito binigo dahil masigla to. Hinabol siya nito habang tumatahol si Favi. Kaya naman tuwang-tuwa talaga siya. Samantalang si Fabian naman ay nakatanaw sa mapapangasawa niya. Masaya itong nakikipaglaro sa asong napulot lang naman ito. Paano nga ba naatin ni Lando nasaktan ng uni kaihan nito na mahal naman ito noon? Tanong ni Fabian sa kanyang sarili. Napaisip si Fabian. Hindi kaya ampun lang si Isleen? O kaya anak sa labas ng ina nito? Ito kasi ang nakikitang dahilan ni Fabian kung bakit maging ang ina ay inabandonan nito. Dinukot ni Fabian ang kanyang phone at may tinawagan. Hello, Detective Sandro. May papagawa ko. Ano po yun, boss? Gusto kong imbestigahan mo ang ina ng mapapangasawa ko. Gusto kong makakuha agad ng sagot. Gusto kong malaman kung lehitimong anak ba siya ni Lando o hindi. Bilin pa niya bago ibinaba ang tawag. Ngunit kahit pa malaman niya ang pono anak ito sa labas, ay walang magbabago sa deal nila. Siya ang kabayaran sa ginawang panglalapastangan ni Lando. Naganap ang kasal na itinakda. Naging maayos ang pag-iisang dibdib nila. At upang makapag-honeymoon ay nauna nang umuwi ang ina ni Isleen at ang lola ni Fabian. Kasalukuyan naman siyang nagluluto ng dinner nila. Napagod kasi sila sa wedding at natapos naman yun kagad. Ngayong dinner, nagdesisyon si Fabian na sa hotel na lamang kumain. Nais rin ito na siya na mismo ang magluto. Simpleng putahe nga lang ang kaya niya, kaya sana huwag magalit si Fabian. Kain na, tapos na ako magluto. Mahinahong tawag niya nang pasukin ito sa kwarto. Sige, susunod na ako. Tumango na lamang siya bago naghain. Ilang minuto lang ay lumabas na si Fabian. Naupo ito at tinignan ang pagkain na hinain niya. Wala naman sigurong lason to, no? Paninigurado nito.
Kung maaari nga lang ay nilaso na niya ito. Ngunit takot siya sa karma at takot siyang makulong. Alam mo bang pagbibintang yan sa akin? Maaari kitang sinisigurado ko lang. I mean, mamamatay lang din naman ako pero hindi pa sa ngayon. Kailangan ko pang bigyan ng maraming apo ang grandma ko. Anong tingin mo sa akin, baboy? Isa o dalawang anak, sapat na. Hindi madaling manganak, Fabian. Para ka lang namang umiirin ng dumi. Yun ang akala mo sa panganganak? Well, let me educate you, Fabian. Ang panganganak, hindi basta-basta. Bukod sa pagdi-deliver ng bata, kailangan mo pa siyang dalhin ng 9 buwan sa sinapupunan mo. Oo na, gets ko na. Sige, isang anak na lang muna. Inirapan siya nito. Napabuntong hininga na lamang si Esline. Matapos mag-dinner at maghugas ng kinainan, ay nag-shower na siya. Ito ang unang gabi nila bilang mag-asawa at pagsusuko niya ng kanyang pagkababae. Nakita niya si Fabian na mukhang kanina pang naghihintay sa kanya. Nakasexy din si Esline dahil ito ang iniregalo ni Fabian sa kanya na isusuot niya sa honeymoon nila. Beautiful, gorgeous, and stunning. Sambit ni Fabian bago siya nilapitan. Huhubaran mo na ba ako? Natatakot na tanong niya. No, dahan-dahan lang. Sinimulan siyang halikan ito sa kanyang labi, pababa sa kanyang leeg. May naramdaman na kung ano si Esline at namalaya na lang niyang sinasabayan na pala niya ito. Kinabukasan, maaga pa rin siyang nagising kahit pa nararamdaman niyang makirot ang maselang parte niya. Napasulyap siya kay Fabian na mahimbingang tulog. Pagod na pagod ito dahil sa bigay todo nitong performance kagabi. Ngayong ganap nang nakuha ni Fabian ang pagkaberhen niya. Nahihiyang tinakpan ni Esline ang kanyang katawan. Hindi siya gumagalaw upang hindi ito magising. Ngunit huli na dahil malakas ang pakiramdam nito. Good morning. Bati nito bago na paupo. Wala itong pake kahit na makita niya ang kabuuan nito. Napaiwas pa nga siya dahil nakita na naman niya ang sandata nito na handa na naman yatang makipagdigmaan. Hindi mo kailangang mahiya, nakita mo naman na ito at nakita ko na rin ang perlas. Umalis ito sa kama at nagsuot ng boxer. Isang araw pa ang itinagal nila ni Fabian sa Germany bago sila nagdesisyong umuwi na sa Pilipinas. Dumiretso na siya sa mansyon ng kanyang asawa. Pahinga ka na muna, tanging sabi nito. Bukas pala, babalik na ako sa pagtuturo. Ayos lang naman siguro sa'yo? Si Dylan ang driver mo. You need to update me, Esline. Bahay, trabaho lang ang destinasyon mo. Alam ko naman. Mag-aral ka rin ng ibang recipe dahil ayoko na kumakain sa labas. Sige, sagot niya bago pumasok na sa silid nila. Masakit pa ang maselang parte niya kaya nais pa niyang magpahinga. Bandang hapon ay bumaba na siya sa kusina ngunit wala si Fabian. Hindi naman ito nagpaalam sa kanya kaya nagtataka siya. Saan naman nagpuntang lalaking yun? Takang tanong niya habang nagtitingin-tingin na maaaring iluto para sa dinner nila. Ngunit talagang nahihirapan si Esline na mag-aral ng ibang putahe. Napabuntong hininga siya. Bigla namang nagring ang kanyang cellphone kaya sinagot niya ito. Nakita niyang tumatawag ang lola ni Fabian. Grandma, napatawag po kayo. Gusto lang namang kitang kamustahin. Pagod kayong mag-asawa sa biyahe. Kamusta naman ba si Fabian? Kasama mo ba siya? Paniguradong magkasama kayo. Ah, opo, magkasama po kami. Salamat po sa pag-aalala. Nag-adjust pa po ako eh dahil hindi po ako marunong sa pagluluto. Sa tingin ko nga po mahihirapan akong matuto agad. Gusto mo bang humanap ako ng chef na maaaring magluto sa inyo? Ayokong nahihirapan ka, iha. Susubukan ko po muna ulit, Grandma. Salamat po ulit sa pagtawag. Nagpaalam naman na ito sa kanya. Kinakailangan pa niyang magsinungaling sa matanda para lang pagtakpan si Fabian. Sana naman kasi nagpaalam to sa kanya. May mahalagang meeting si Fabian kaya naman sa pagmamadali, hindi na siya nagsabi pa kay Esline. Sa palagay naman niya hindi siya obligado na magpaalam dahil may sarili siyang desisyon. Sa tingin ni Fabian ay gabi na siyang makakauwi. Mukhang sa labas na lamang siya magdi-dinner. Bandang 9:00 naman ay nayari na ang meeting. Kaya nagpa siya na siyang kumain na lang sa restaurant bago umuwi. Ipag-uuwi na lang niya si Esline. Ngunit palabas na sana siya ng opisina ay nakasalubong niya si Faye.
Malawak ang ngiti nito na parabang siya talagang pakay. Sakto, nakalabas ka na pala. Why? Aayain sana kitang kainin tong dala ko eh. Nalaman ko kasi nabiglaan ang meeting mo, kaya naisipan kitang ipagdala ng makakain. Alam mo naman sigurong may asawa na ako, hindi ba? Natawa ito. Oo naman, may masama ba rito? Kaibigan mo ako, malapit rin naman ako sa grandma mo. That's why I'm doing this. Nasabi rin ni grandma na hirap pa sa paglulutong asawa mo, kaya naisipan kong dalhan ka na. Napasulyap siya sa dala nito. So ano, tara na, kainin na natin to. Sayang naman yung hinanda ako. Tumango na lamang siya bago bumalik sila sa office niya. Pinaghintay na lamang niya mga tao niya sa labas. Umaasa si Esli na magugustuhan ni Fabian ang kanyang hinandang pagkain. Pinaghirapan kasi niya ito at nagganda paso-paso pa ang kamay niya para lang ma-perfect ang pagkakaluto. Nandito ka na! Napangiti siya ng masilayan to. Kapapasok lang nito sa main door. Ngunit tila ba sa itsura nito ay hindi naman to gutom. Inabot kasi siya ng alas 12 para lang hintayin si Fabian na kumain. Nais niyang ipatikim ang na-perfect niyang sinigang. May hinain na ako. Pasensya na, baka manibago ka sa lasa. Pero sa tingin ko naman maayos ang luto ko. Paliwanag pa niya. Eslyn, kumain na ako. Naglaho ang siglat ngiti niya sa sinabi nito. Busog na ako and I'm tired. Akala ko dito ka kakain. Hinintay pa naman kita. Sa susunod na lang siguro, magsabi ka na lang para hindi naman sayang yung effort ko. Eslyn, I didn't ask for it. Walang emosyong sagot nito na ikinapahiya pa niya. Oo nga naman, pasensya na, nakalimutan ko. Sana nabusog ka, Fabian. Naupo na si Eslyn. Siya na lamang ang kakain dahil gutom na siya. Hindi na rin naman siya nag-aksaya pa ng laway kay Fabian. Napasulyap lamang siya na makaalis na ito. Napabuntong hininga siya bago napailing. Bakit ba kasi inaasahan niyang magiging maganda kahit papano ang trato nito sa kanya? May rason ang lahat at kailangan niyang ingatan ang damdamin niya. Sasama lang palagi ang loob niya kapag inasahan niya pa si Fabian. Tahimik lang siyang kumain. Wala siyang masyadong gana kaya kukunti lang ang nakain niya. Agad niyang niligpit ang kinainan niya. Habang naguhugas siya ng pinggan, ay naalala niyang masayang pagsasalo-salo nila ng pamilya nila. Ngayon malayo na sila sa masayang pamilya. Malabong maulit pa ang mga bagay na yon dahil nag-iba na ang ama niya. Matapos magligpit ay pumasok na siya sa silid. Akala niya itulog na si Fabian ngunit mukhang hinihintay siya nito. Good night. Humiga na siya at nagdalokbong ng kumot. Hindi na siya nito kinausap pa. Kinabukasan ay maagang gumayak si Fabian para pumasok sa kumpanya. Marami siyang schedule ngayon, kaya kahit ang mag-almusal ay hindi na sana. Ngunit nakita niyang nagluluto si Eslyn. Bakit hindi ka pa umaalis? Takang tanong nito sa kanya na ikinakunot ng kanyang noo. Magbe-breakfast, sasabay ako sa'yo. Ah, akala ko hindi ka rito magbe-breakfast. Sige, kumain ka na, busog pa ako. Bahagya itong umiti. Mag-aano ka? Magagayak ng uniform ko, papasok na ako sa school. Simpleng sagot nito. Galit ka ba dahil hindi ko kinain kagabi ang nilut? Hindi na siya nito pinatapos. Kung wala ka ng iutos, magagayak na rin ako. Napairap na lamang siya at hindi na nag-almusal. Inis na lumabas na si Fabian. May sarili siyang driver at may sarili rin si Eslyn. Pakibilisan lang. Utos niya sa tao niya. Si Dylan ba? Naghihintay na rin kay Eslyn? Tanong pa niya. Papunta na, boss. Good. Maaga mo akong sunduin dahil sa bahay ako magdi-dinner. Bilin pa niya. Hindi siya dapat manuyo at hindi rin naman niya alam ang salitang suyo. Nais lang niyang kumain sa bahay upang walang masabi si Eslyn na sinadya niyang hindi umuwi kapag dinner. Napairap na lamang si Eslyn na makitang hindi kumain ng breakfast si Fabian. Siguro titigilan na rin niyang pag-aaral magluto. Dahil wala rin naman tong bala kainin ang hinahain niya. Mag-o-order na lamang siguro sila. Paglabas niya, ay natanaw niya si Dylan na naghihintay. Malawak ang ngiti nito habang hinihintay siyang maisara ang gate. Pasensya na, kanina ka pa ba? Sakto lang, ma'am, no problem, basta po ikaw. Salamat, Dylan. Nang nakarating sila sa school na pinagtuturuan ay agad siyang nag-report sa principal's office bago pumasok sa kanyang classroom.
Sa mga kindergarten siya dahil hilig niya ang mga bata. Masayang-masaya naman ang mga ito nang makita siyang nakabalik na ulit sa matagal na vacation leave. Si Dila naman ay napapansin niyang nasa labas lang, mukhang nakabantay. Hindi niya ito matiis kaya naman pinapasok na muna niya ito sa classroom. Kung hihintayin mo ako maghapon dyan, mababagot ka lang. Pumasok ka na rito, tumulong ka na turuan sila. O kaya gumawa ka ng activities na ginagawa nila. Natatawang sabi niya. Pumayag naman si Dylan habang natatawa din ito. Sa ngayon, si Dylan pala ang kaibigan niya. Para naman kahit papano hindi siya mabagot. Sir, nakabantay pa rin si Dylan. At mukhang close naman po sila ni ma'am. Napataas ang kilay ni Fabian. Good for her, may kaibigan o nakakausap siya kahit paano. Sinenya sa niyang inutusan niyang ito na lumabas ng office niya. Maghapong ginugol ni Fabian ang oras niya sa pagtatrabaho. Namalaya niyang hapon na kaya naman nagayak na siyang pauwi. Nakatanggap siya ng mensahe kay Faye na ito ang magluluto sa kanila para sa dinner. Hindi na lamang niya ito pinansin o nag-abalang replyan pa. Pagdating sa mansyon ay nadat na niyang nagkwekwentuhan si Dylan at Aslin. Hindi na nag-abalang bumati sa kanyang asawa niya. At para bang hangin lang siya ngunit si Dylan ay agad siyang sinalubong ng ngiti at pagbati. Magandang hapon po, sir. Tinanguan lamang niya si Dylan. Hinintay niya si Aslin na bumati ngunit umalis ito at nagtungo sa kusina. Agad niya itong sinundan. May problema ka ba? Sabihin mo na. Utos niya. At bakit wala ka pang niluluto? Naisipan kong mag-order na lang. Ayoko kasi mapagod lalo't ako lang rin naman ang kakain. May in-order na ako. Iinitin ko na ba? Kakain ka na ba? Dahil lang hindi ako nakapag-dinner dito, ganyan ka na? Hindi mo kasi nagigets yung point ko eh. Nag-effort ako magluto kahit hindi naman ako marunong. Ngayon, bet mo naman palang kumain sa labas. Eh di go! Sa labas ka nang kumain. Babae, baka nakakalimutan mo kung sino ako. Hinawakan niya sa braso si Aslin. Kilala ko naman kung sino ka eh. At alam ko ang deal natin. Ang point ko, nag-effort ako. Niluto ko yun para sa'yo tapos sasabihin mong... Pinilit ni Aslin na ikalma ang sarili nito. Sa tingin mo, papalakpakan kita dahil nagluto ako tapos sa iba ka kumain? What's going on here? Napasulap sila parehas kay Faye na nagtataka pa ang ekspresyon. Nag-aaway kayo sa pagkain lang? Tumawa ito. Nandito na ako, ipagluluto ko kayo. Eh, Aslin, sorry kagabi. Ako kasi yung dahilan kung bakit hindi siya nakauwi. Pinagdala ko na siya ng pagkain since nalaman kong hindi ka pa marunong magluto. Paliwanag pa ni Faye na sa tingin ni Fabian ay mas lalong nagpalala ng tampon ni Aslin. May pasabi-sabi pa itong kumain sa labas. Eh kumain naman pala to kasama yung babaeng dumating sa mansyon kagabi. Inis na napairap si Aslin habang nakaupo sa kama. Sa inis niya, nagpaalam na lang siya na aakyat na muna sa silid upang may gawing lesson plan. Kahit na ang totoo, naaalibadbaran siya kay Fabian na kinakailangan pang magsinungaling sa kanya. Ano ba namang pakinya? Sana naman kasi, nag-text man lang to na hindi ito makakasabay mag-dinner sa kanya. Sobrang hirap ba nun? Ito lang naman ang kinaiinisan niya. Ngayon, mas lumala ang inis niya dahil nag-volunteer ang Faye na yun ay pagluto sila. Nakakapangliit ng tingin sa sarili para kay Aslin. Hindi nga siya marunong dahil sa laking mayaman siya. Pero sinusubukan naman niyang matuto. Sana naman hindi na sinabi ni Fabian kay Faye na hindi siya marunong sa pagluluto. Pakiramdam tuloy ni Aslin, lahat ng kapalpakan niya nasabi na ni Fabian. Baka nga pati yung utang ng ama niya na pinagdurusahan nilang mag-ina, nakwento na rin ito. Napabuntong hininga si Aslin bago sinubukang mag-focus sa gagawin niyang lesson plan. Upang hindi mahalata ni Fabian ay pinanindigan na niya. Natitiyak kasi niya na maya-maya lang ay pupuntahan siya nito. Sa tingin mo, na-offend ba siya sa sinabi ko? Look, wala naman akong intensyon na mailang siya. Gusto ko lang naman makatulong since wala naman akong ginagawa. Next month pang trabaho ko abroad. Kaya habang walang ginagawa, mag-spend muna ako ng time para makatulong. Hindi kasi ako nakapagpaalam kagabi na nag-dinner na ako. Kaya nag-effort siya magluto. Valid naman ang reason niya. Just don't mind her. Sagot na lamang ni Fabian habang panakanakang napapasulyap sa hagdan upang tignan kung pababa na ba si Aslin.
Sa tingin mo, nagsaselo siya sa akin? Look, I'm your friend. Natawa pa si Faye. Kahit naman patay na patay ako sa'yo noon, wala akong balak na sirain kayo. Hindi siya nagsaselos. Ako nang nagsasabi sa'yo. So, kung hindi, eh di naiinis siya kasi nasasapawan ko siya? It's not my fault na marunong ako magluto. Tumahimik ka na lang. Saway niya kay Faye kaya tumahimik na ito. Balak sana niyang puntahan na si Ezlyn nang magsalita si Faye. Pakicheck na lang muna to ah. Sa tingin ko, ako ang dapat tumawag sa kanya para na rin makausap siya. Tumango na lamang siya kay Faye. Ngunit ilang segundo pa lang ay nakita na niyang pababa si Faye na masama ang loob at lumuluha. Napakunot ang kanyang noo bago tinanong ang dalaga. What happened? Go ask your wife. Wala naman akong intensyon na masama pero minamasama niya. Umalis na si Faye. Agad namang inakyat ni Fabian si Ezlyn. Anong sinabi mo kay Faye? Wala akong sinabi. Siya nga itong may sinasabi sa akin eh. Paliwanag nito na nakapagpainit sa ulo niya. Dahil alam naman niyang galit na ito sa kanya. Alam kong galit ka pero hindi tamang gawin mo sa bisita yon. Wala ka bang pakikisama? She's our family friend. Fabian, wala nga akong sinabi. Siya nga itong... Ano ba, Ezlyn? Why are you acting like this? Nagseselos ka ba? Ba't ako magseselos? Kasalang naman tayo sa papel, di ba? Anak lang ang kailangan mo sa akin. Kausapin mo yung friend na sinasabi mo. Siyang may problema dito. Hindi ako, Fabian. Just do your job. That's all. Wala kang kailangan gawin, Ezlyn. Hindi mo kailangan mag-effort at lalong hindi mo kailangan mag-alala kung kumain na ba ako o hindi. Asawa sa papel tulad ng sinabi mo. Yun lang, Ezlyn. Pinagsarhan siya nito ng pinto kaya naman napatiimbagang na lamang si Ezlyn. Narinig ni Fabian ang hikbi ni Ezlyn. Mariin siyang napapikit bago ito sinubukang katukin. Look, I'm sorry. Gusto ko lang naman na maging malinaw ang lahat. Huwag sanang humantong sa ganito. Wala akong balak na saktan ka. Kahit pa kaya kong gawin yun. Inuunawa kita kasi malaking problema ninyong mag-ina. Pero hindi naman pwedeng binubuntun mo yun sa ibang tao. Faye is a friend. Wala siyang masamang intensyon. Maaari ka pa nga niyang tulungan. Wala nga akong masamang sinabi sa kanya, Fabian. Okay. Wala akong wala. Just stop crying. Ayokong isipin ng mga tao na pati babae pinapatulang ko. Stop crying, Ezlyn. And open the door. Bumukas ang pinto. Nakita niyang luhaan si Ezlyn ngunit ayaw nitong lumapit at tumingin sa kanya. Pakiusap. Huwag mo akong lapitan sa ngayon. Wala akong pasensya para unawain ang lahat. Akong walang ginagawang masama pero akong mas naaapektuhan. Sinubukan kong maging okay habang hindi pa natutupad ang mga gusto mo. Nagiging mabuti akong asawa. Kahit na wala naman sa deal na pati sa'yo, kailangan magpakaasawa ako. Ginagawa ko yun dahil bilang pakikisama sa'yo. Sana naiintindihan mo na nag-e-effort din ako. Ayokong isipin mo na puro lang ako pasarap dito. Na maarte ako kasi galing ako sa mayamang pamilya. Gets ko naman na kailangan kong matutunan lahat. Dahil hindi na kami mayaman, Fabian. Huwag mo ring ipamukha sa akin ang deal. Dahil alam na alam ko yun. Ba't ako magsiselos? Eh hindi naman kita gusto. Nagagalit ako kasi nagsisinungaling ka sa akin. Kahit na hindi naman kailangan kasi malinaw naman sa akin. Gusto mong updated ka sa amin? Di pong kailangan pa ni Dylan na bantayan ako na parang bata. Pero ni isang text mula sa'yo hindi mo magawa. At last, wala akong pakesa kung ano man na magiging relasyon niyo ni Faye. Labas ako sa mga desisyon mo, Fabian. Gusto ko lang makisama habang hindi ko pa naibibigay ang hinihiling mong anak. Huwag mong bigyan ng mali siyang ginagawa ko. Mahabang paliwanag ni Ezlyna, ikinapahiya ni Fabian. Mabuti namang malinaw pala. Tanging sagot na lamang niya. Sa office na lang ako matutulog. Paalam pa niya bago tinalikuran si Ezlyn. Ngunit huminto siya dahil may nakalimutan siyang sabihin. Kung gusto mong malaman ang tungkol sa ama mo, tawagan mo lamang ako. May nalaman ako tungkol sa inyo. Walang emosyong sabi pa niya bago tuluyang umalis. Palabas na sana si Fabian nang mapasulyap siya sa loob ng bahay. May pumipigil sa kanyang umalis at samahan na lamang si Ezlyn. Ngunit nilalabanan nito ng isipan niya. Boss, aalis po ba talaga kayo? Iiwan mo po si Ma'am Ezlyn?
Tanong ni Dylan na ikinangisi niya. Dylan, asawa ko pa rin ang nagugustuhan mo. Kaya umayos ka kung ayaw mong mawala ng trabaho. Walang emosyong banta niya. Sorry boss. Inirapan niya na lamang to bago muling bumalik sa loob at dumiretso sa silid ng asawa. Nagulat pa si Eslyn sa kanya ngunit hindi na lamang siya kumibo. Bakit ka bumalik? Gusto ko nilang matulog. Tanging sagot niya bago humiga sa kama. Sabado, kaya excited si Eslyn na dumalaw sa kanyang ina. Ito ang napag-usapan na araw ng dalaw niya. Simula rin naman nang umiyak siya dahil sa kung ano-anong sinabi ni Fabian ay tila ba bumait ito sa kanya. Hindi siya nito sinusungitan at maaga na rin itong umuwi para sabay silang mag-dinner. Iniisip nga niya na ayos na ang lahat. Kahit na wala silang nararamdaman sa isa't isa, ay maayos silang nagsasama. Ito ang gusto ni Eslyn. Kahit naman anong dahilan nila, hindi pa rin tamang magkaroon sila ng alitan, lalo pangat nais ni Fabian na magkaanak sa kanya. E paano mangyayari yun kung gagawa ito ng mga bagay na lagi nilang hindi pagkakaunawaan? Mas mapapadali ang lahat kapag sineryoso nilang deal at hindi sinamahan ng kung ano-anong kabalbalan. Anak ko! Agad siyang niyakap ng kanyang ina. Si Fabi naman ay sumalubong sa kanya. I miss you so much, Mommy! Kamusta ka na po rito? Mommy, hindi po ba nagpasaway si Fabi? Anak, tamang-tama lang si Fabi na kasama ko. Napakabibot, nakakatuwa. Mabuti naman po. Mommy, pumapasok na po ulit ako sa school. Pwede na po akong makapagbigay sa sahod pang dagdag po sa gastusin niyo. Hindi iyan ang nais kong marinig na balita tungkol sa'yo. Mommy, ayos naman po kami ni Fabian. Hindi naman po niya ako sinasaktan. Sigurado ka ba? Paniniguro ng kanyang ina. Hindi ka ba niya inaabuso? Anak, maaari mong sabihin sa akin. May hindi ba kayo na pagkakasunduan? Mag-asawa pa rin kayo anak na nagsasama sa iisang bubong. Darating at darating ang pagkakataon na may aaligid kahit pawala kayong relasyon. Sana lang hindi muna mag-entertain ng iba si Fabian. Ikaw muna sana ang unahin niya. Ang nais muna niya sana upang makalaya ka na anak. Mommy, ang totoo, may babaeng pumupunta sa bahay. Si Faye, marunong siyang magluto pero halatang ibang pakay. Ang totoo, nagkasagutan kaming dalawa dahil pinipilit niya akong hiwalayan si Fabian. Sinasabi niyang siyang dapat na nasa pwesto ko. Pero sinabi ko pong hindi ko ihiwalayan si Fabian. Nagalit siya at gusto kong sakdan. At pagkatapos, siya pang pa-victim. Kaya yun, nag-away kami ni Fabian. Naiinis po kasi ako eh. Kinampihan niya si Faye. Samantalang wala naman akong ginawa. Sumbong ni Eslyn sa kanyang ina. Sigurado kang iyon lang ang kinaiinis mo anak. Hindi kita hinuhusgahan sa kahit anumang nararamdaman mo. Nagsasama kayo sa isang bubong. Napakalaki ng posibilidad na may mabago sa mga plano. Sana lang, huwag naman ikaw ang maapektuhan. Mahal na mahal kita anak. Niyakap siya ng kanyang ina. Patawarin mo si Mommy ha? Nararanasan mo mga ganitong bagay. Mommy, ayos lang po ako. Hinihintay ko lang po talagang mabuntis ako. Gusto ko nga po, araw-araw o gabi-gabi namin gawin para lang mabilis ang resulta. Gusto ko na po makasama ka at magpakalayo-layo na po tayo. Hindi na rin ako makapaghintay anak. Maiba nga pala tayo. Sino yung lalaking yon? Kanina pang nasa labas yun ah. Si Dylan po, Mommy. Driver ko po siya at bantay na rin. Siya po ang kaibigan ko dahilan para hindi ako masyadong mabagot. Tinanaw ni Eslyn si Dylan. Kaya lang, kakaiba ang kilos nito kanina. At tila ba umiiwas na makipag-usap sa kanya. Naging masaya ang pagdalaw ni Eslyn sa kanyang ina. Sunod na dinaanan naman niya ang grandma ni Fabiana. Wala namang alam sa nangyayari sa kanila ng apo nito at ni Faye. Akala kasi ni Eslyn ay magsusumbong si Faye ng kung ano-ano upang masira siya maging sa grandma ni Fabian. Saglit lang naman siya at umuwi na rin. Kinakausap niya si Dylan ngunit tipid ito sa pagsagot kaya naisip niyang baka wala ito sa mood ngayong araw. Salamat Dylan! Nakangiting wika niya nang pagbuksan siya nito ng pinto. Dylan, may ginawang cookies si Mommy. Pasok ka na muna at bibigyan kita. Anyaya pa niya na tinanggihan ito.
May gagawin pa ako, ma'am. Pasensya na. Ha? Alam ko tungkulin mo na bantayan ako, diba? Eh bakit ka aalis kung dapat nandito ka lang? Takang tanong ni Islin sa binata. Pasensya na, ma'am. Tuwing may pasok lang po kayo, doon lang ako bantay. Nandyan na po si Bo sa loob. Pumasok ka na, ma'am. Tumango na lamang siya bago pumasok na sa loob. Kamusta ang pagdalaw mo sa mami mo? Ito agad ang bungad ni Fabian sa kanya. Ayos naman. Dumaan din pala ako kay Grandma. Nag-lunch ka na ba? Tanong niya ngunit umilingto. Hinihintay kita eh. Gusto mo bang sa labas na tayo kumain? Bakit ba sa labas eh nandiyan ka naman? Gusto ko ipagluto mo ko. Hindi agad naniniwala si Islin dahil baka trip na naman ito ni Fabian. Ngunit sa ekspresyon nito ay seryoso to. Ano bang gusto mong iluto ko? Kaya lang Fabian, hindi ako bihasa sa pagluluto eh. Nahihiyang sabi pa niya. Ayokong mag-expect ka. Kahit ano pang lasa kakainin ko. Hindi ka matututo kung puro hiyang paiiralin mo. Sige na magluto ka. Ako ang titikim. Mukhang bumabawi ito sa kanya. Napangiti siya bago tumango. Mag-adobo kaya ako? Kahit ano. Agad siyang nanguha ng maaaring isahog sa adobo. At habang naghihintay ay pinakain muna niya si Fabian ng cookies na gawa ng kanyang ina. Mukhang nasasarapan naman to kaya natutuwa siya. Sa tingin ko, masarap ang adobo mo. Binubola mo agad ako eh, wala pa nga. Mamaya biglang hindi masarap, madisappoint ka pa. Naiiling na sabi pa ni Islin. Sabi ng lola ko, hindi rin good cooker ang mami ko. Pero kinakain pa rin ni daddy ang mga niluluto niya. Kahit hindi good cooker ang mami mo, for sure sa ibang bagay siya magaling. Kaya kahit anong lasa ng pagkain na iluto niya, kinakain ng daddy mo. Nakikita kong mahal na mahal niya ang mami mo. Napangiti si Islin. Sana, naging gaya ng daddy mo ang daddy ko. Hindi nga sasarap ang niluluto mo, sinasamahan mo ng lungkot eh. Imbis na maging positibo ka lang. Napaira pa ito. Huwag mong isipin ang daddy mo. Sinusunog na sa impyerno ng kaluluwa niya. Kahit na buhay pa yun, parang ako lang. Napatitig siya kay Fabian. Lahat naman tayo may chance pang magbago. Not me. Ito nang pinili kong landas. Sagot pa nito. Sa tingin ko hindi na ako magbabago. Pwede pa Fabian. Ngumiti siya rito. Ngunit nag-iwas lamang to ng tingin kaya naman hinayaan ito ni Islin at itinuunas sa pagluluto ang focus niya. Nag-aalangan si Islin na ihanda ang niluto niyang adobo. Ngunit pinilit siya ni Fabian. Wala na lang tuloy siyang nagawa kung hindi ang ipatikim ito. Masarap ba? Hindi muna nagsalita agad si Fabian. Masarap naman pala. Ayos, pwede ka nang maging chef. Wika nito bago nagpatuloy sa pagkain. Hello! Kumakaway ay papasok si Faye kaya naman nawala ang ngiti ni Islin. Ano na naman kayang drama ang susunod na gagawin nito? May dala pa tong pagkain. May dinala akong food pang suyo sa nangyari. Baka masyado lang ako nag-overreact eh. Pasensya na Islin ha. Sana maging maayos na tayo. Kahit alam niyang pinaplastic siya nito, ay tumango na lamang siya. Ano yan? Adobo, tipid na sagot niya. Salamat pala sa dala mo. Dagdag pa ni Islin. Pwede, patikim. Para naman maturuan pa kita ng pwedeng maipanglasa sa adobo. Sige lang. Tinikman naman ito ang niluto niya. Ngunit agad nitong iniluwa. Ay, sorry. Hindi ko kasi gusto yung lasa eh. Sorry talaga. Alam mo, tikman mo to Fabian. Masarap tong ginawa ko eh. Alika Islin, tikman mo to. No thanks, I'm not hungry. Ililigpit na sana niyang adobo na nasa mangkok nang pigilan siya ni Fabian. What are you doing? I'm eating. May dala si Faye, huwag mo nang pagtsagaan ng hindi masarap na niluto ko. Ito ang gusto ko. Walang emosyong sagot ni Fabian, kaya hinayaan na niya ito. Isama mo na to Fabian, for sure magugustuhan mo to. Oo nga pala, nakausap ko si Grandma kanina. Nagpaalam na muna si Islin na sa labas na muna upang bigyan ng mga tao ni Fabian ng cookies, pati na rin si Dylan na tinanggihan siya kanina. Nakita niya na nag-uusap-usap ang mga ito sa labas. Hindi muna siya tumuloy at nagtago muna siya sa gilid.
Binawalan ka talaga ni boss? Grabe, no? Alam mo, feeling ko may something na kay boss eh. Ewan ko nga rin. Wala naman sigurong masama sa paghanga. Hinahangaan ko lang naman si Ma'am Eslyn eh. Dahil sa kabaitan niya. At saka napagtsatsagaan niya si boss. Kaya lang mukhang minamasama ni boss. Feeling ko nga matatanggal na ako. Rinig pa niyang sabi ni Dilan. Hindi inaasahan ni Eslyn na kaya pala tahimik at wala sumod si Dilan ay dahil sa pinagsabihan to ni Fabian at dahil sa natatakot itong matanggal. Agad na bumalik si Eslyn sa kusina upang makausap sana si Fabian tungkol kay Dilan. Hindi naman ito kinagalitan ni Fabian. Ngunit natigilan siya na makitang hinahaplos ni Faye ang braso ni Fabian. Linakas loob ni Eslyn na baliwalain ang ginagawa ni Faye at dumiretso pa rin kay Fabian. Pagkatapos mong kumain may sasabihin sana ako. Hindi ba pwedeng dito na? Sabat ni Faye. Ngunit hindi niya ito sinagot. Tinignan lang niya ito pati ang paghawak nito sa braso ni Fabian. Minamasahe ko lang. I said stop touching me. Saway ni Fabian kaya naman tumigil na si Faye. Alright, baka magselos pa si Eslyn. Pang-aasar pa nito. Hihintayin na lamang kita sa silid ah. Tanging sabi niya bago iniwan ang dalawa. Gusto lang naman niyang itanong na bakit pag kay Dilan, galito. Pero kapag si Faye ayos lang. Kanina pang naghihintay si Eslyn ngunit hindi siya inakyat ni Fabian. Kaya naman mas uminit ang kanyang ulo. Ikinalma niyang sarili. Siguro nga hindi tamang pag-usapan nila agad ang tungkol kay Dilan nang galit siya. Kaya naman pinagbigyan niya si Fabian. Hinayaan niya ito. At kahit na isang linggo pang lumipas, ay wala pa rin itong imig. Wala itong binabanggit na kahit ano sa kanya. Ganun pa rin naman ang trato ni Fabian sa kanya. Mas nagka-time pa nga ito ngunit hindi maalis sa isipan niyang narinig tungkol kay Dilan. Hindi alam ni Eslyn kung kailan niya ito isisingit. Isang linggo mo na akong hindi kinakausap. Mukhang hindi na nakatiis si Fabian kaya ito nang nag-open. Natawa siya bago sumagot. Buti naman may bala ka pa palang pag-usapan. Ang alin ba? About kay Dilan. What about him? Mababakas kay Fabian ang pagmamaang-maangan nito. Anong what about him? Bakit pag si Dilan binabawalan mo sa akin kapag si Faye ayos lang sa'yo? Nagiging unfair ka na, Fabian. I'm not unfair, Eslyn. Sus! Oo, unfair ka, Fabian. Wala namang ginagawa si Dilan. Masama ba yung humahanga yung tao? Yes! Masama lalo na't kasal tayo. May asawa ka na. Alam niyang bagay na yun. Kung hindi siya titigil, ipapatumba ko siya. Walang emosyong sabi ni Fabiana, ikinagalit ni Eslyn. Humahanga lang yung tao. Ano to pag si Faye ayos lang na humanga sa'yo? Hindi na nga paghanga eh. Halata namang gusto kanya. But she's not my type. Kahit pa, Fabian. Huwag kang unfair. I'm not. Binabakuran ko lang alam kong akin. Napatitig siya rito. Anong sabi mo? Ayokong may ibang humahanga sa'yo. Naiinis ako. Gusto kong dukutin yung mga mata ng lalaking nakatitig sa'yo. Ako lang dapat, Eslyn. Hinapit ni Fabian ang kanyang bewang. Ako lang dapat ang lahat ng una mo. Fabian, ayoko sa taong masamang ginagawa. Pasensya ka na pero ayokong bakuran mo ko. Let's stick with the deal. Walang ibang involved. Hindi ako anghel, Eslyn. Walang taong hindi nakakagawa ng masama. Pero, literal na pinipili mong gawin. Subukan mong iwasan. Baka sakaling magustuhan pa kita. Sa ngayon wala talaga, Fabian. Ayokong ipako ang sarili ko sa taong walang balak magbago. Kung pangre-reject ang tawag dito, yun na nga ang ginagawa ni Eslyn. Ayaw niyong tanggapin ang pinapahiwatig ni Fabian. Huwag mong tanggalin si Dilan dahil wala siyang ginagawang masama. Gusto ko siyang driver. Wala akong sinasabi tungkol sa pagpunta ni Faye dito. Kaya huwag mo rin sanang punahin si Dilan. Matapang pa niyang sabi. Kita niyang nakuyom ni Fabian ang kamaon nito. Ngayon lang ako tinanggihan ng isang babae. Pagakpay itong tumawa. Hindi kasi lahat makukuha mo. Mas lamang pa rin na may magandang kalooban kaysa sa magandang mukha. Tinalikuran na niya si Fabian at nagtungo na siya sa sala upang manood na lamang.
Hindi siya nangihinayang sa pangre-reject kay Fabian. Pakiramdam niya, deserve to ni Fabian upang masampalito ng katotohanan na hindi porket mayaman at mafia siya, makukuha niya ang lahat. 2 linggo silang normal naman ni Fabian na nagsasama pa rin. Kaya lang, akala ni Eslyn ay magagalit o pagsasalitan siya ni Fabian dahil sa ginawa niyang pangre-reject dito. Ngunit tila ba naging masigasig pa ito? Kain na, nagluto ako. Tawag ni Fabian sa kanya. Sana ako na lang ang pinagluto mo. Sa pagkakaalam ko may meeting ka, narinig ko kasi yung mga tao mo. Wala na akong meeting. Tanging sagot nito bago inalalayan na maupo. What do you mean wala na? Maaga palang pasok ko ngayon at baka late na ako makauwi. Mauna ka nang mag-dinner mamaya. Or baka hatiran ka na naman ni Faye. Bili ni Azlin. Basta wala na akong meeting. Gusto kong mag-focus sa ating dalawa. Susunduin na lang kita mamaya para sabay tayong kumain sa labas. Tsaka huwag mong isipin si Faye. Hindi na siya pupunta rito. Paliwanag nito habang sinasandukan ang pinggan niya. Alam mo, hindi ako sanay na ganito. Ano bang meron? Fabian, binasted na kita, hindi ba? Ayokong ipagpatuloy ang relasyon na ito. Ikaw na nagsabi na di lang to. Asawa mo lang ako sa papel. Huwag mong pinapahirapan ang sitwasyon natin. Seryosong tanong ni Azlin. Napatitig si Fabian sa kanya. Kaya nga sinusubukan kong maging maayos tayo eh. Hindi ako papayag na i-reject mo ko, Azlin. Gagawin ko ang lahat. Itinigil ko na mga ginagawa ko sa kumpanya. At sa'yo na lang ako magpo-focus. Seryoso ako, Azlin. At kapag gusto ko, gagawin ko ang lahat. Kahit anong gusto mo, gagawin ko. Huwag mo lang akong pagkaitan ng pagkakataon na maipakita sa iyong pwede akong magbago. Hindi sigurado si Azlin kung totoo bang sinasabi ni Fabian. Pero sige, susubukan pa rin niya. Ipakita mo, Fabian, magsimula ka sa pag-aayos mo sa sarili mo. Kasi hanggat magulo ang buhay mo at nasa ibang landas ka, hindi magiging maayos ang pagsasama na to. Teacher ako, Fabian. Nagtuturo ako ng kabutihan at kaalaman. Sa tingin mo, gusto kong makasama ang taong masama ang ginagawa? Hinawakan ito ang kamay niya. Kaya nga, Azlin, sisimulan kong baguhin ang sarili ko. Tulungan mo ko. Pakiusap, huwag mo kong itaboy. Kapag hindi talaga nag-click tong pagsasama natin, sige, papayag na akong lumaya ka na. Kalimutan mo na ang kasunduan sa ngayon, Azlin. Ayusin na natin to. Hindi siya makapaniwalang ang marahas na si Fabian ay lumambot sa kanya. Itigil mo na ang karahasan mo. Kapag nagawa mong itigil ang mga ginagawa mong masama, yun ang unang hakbang para sa tiwalang nais mong makamtan. Sagot niya bago bahagyang umiti. Pero kapag walang pagbabago, Fabian, wala kang aasahan sa akin. Dagdag pa niya. Pangako, aayusin kong lahat. Bigyan mo lamang ako ng 1 linggo. Patutunayan ko sa iyo na ititigil ko na. Tumango siya at nagsimula ng kumain. Sabay silang nag-breakfast. Bakit nga ba mahira para kay Azlin na magtiwala pa? Dahil mismong ama niya, tinraidor at inabandon na sila. Ayaw na ni Azlin na masaktan na naman at umasa. Masaya siya na nagawa niyang mabago ang pananaw ni Fabian, pero hindi pa rin to sapat. Kailangan niya ng may gawa at hindi puro salita. Boss, bakit binigyan mo kami ng malaking halaga? Isa lamang to sa mga tanong ng mga tao niya. Ngayon ay tinitibag na ang warehouse na pinagdadalhan nila ng illegal na baril. Ito ang tagong pinaglalagyan nila ngunit ngayon ay tinitibag na ito dahil sa kagustuhan niya. Ang totoo, nitong nakaraang araw pa niya pinalilinis ang lahat. Simula nang tanggihan siya ni Azlin ay umisip na si Fabian ang maaari niyang gawin upang kahit papano mawala ang galit nito sa kanya, maging ang pangamba nito. Sapat na yan para makapagbagong buhay kayo. Huwag ninyong gagamitin sa masama. Magnegosyo na lang kayo. Kapag kakailanganin ko ng tulong nyo, tatawag na lamang ako. Sa ngayon, kanya-kanyang buhay na tayo. Gusto kong mag-focus na sa asawa ko. Nakakatawa mang isipin pero, ito na ako ngayon. Kailangan kong suyuin si Azlin at paghirapang makuha ang tiwala niya. Marami akong narealize sa mga bagay. Salamat sa asawa ko. Hindi makapaniwala ang mga tao niya. Boss, paano ng plano? Paano na yung 40 million na ninakaw ng ama niya? Kalimutan na ninyong bagay na yun. Hindi anak ni Landus, Azlin.
Kung hindi anak siya ng kanyang ina sa yumaon nitong nobyo na ipinaako lamang kay Lando. Kaya nang malaman ni Lando na nagsisinungaling ang ina ni Aislinn, nagalit to. Bukod doon, may kabit na talaga si Lando. Matagal na niya itong binabahay. Nagpaalam na si Favian sa mga ito. Isinuko na niya mga negosyong dati ay ayaw na ayaw niyang bumabagsak. Lahat ng humaharang sa kanya may kinalalagyan. At lahat ng lumuloko sa kanya, binabaon niya ng buhay. Ngunit lahat yun ay tinalikuran niya. Maging ang pagiging mafia niya para lang sa isang babae. Totoo ngang may darating sa buhay na isang tao na talaga namang makakapagpabago sa pananaw niya. At iyon ang nangyari sa kanya. Mas natatakot siyang hindi siya pagkatiwalaan ni Aislinn kesa ang mawala lahat sa kanya. Sa ngayon, si Dylan na lang ang natitirang nagsisilbi sa kanya. At nais na rin niya itong tanggalin. Siya na kasi ang nais niyang maghatid at sundo sa kanyang asawa. Napatingin siya sa oras. Sa tingin niya ay palabas na si Aislinn kaya naman nagmadali na siyang bumiyahe. Hindi pa naman niya tinatanggal si Dylan. Ngunit sinabi niyang siya na muna ang susundo. Kaya day off muna ito. Agad niyang nasilayan ang palabas na si Aislinn kaya naman napangiti siya. Ngiti na hindi na siya nako-conscious. Sakto lang pala ako. Wika pa niya bago hinagkan sa forehead ang kanyang asawa. Kamusta naman ang araw mo? Nakangiting tanong nito. San pala tayo magdi-dinner? Nag-aya kasi si mommy na sa kanya na tayo kumain eh. Dahil nabanggit kong sa labas pa tayo kakain. Sakto pala. E di kay mommy na lang tayo mag-dinner. Hinawakan niya ang kamay ni Aislinn. Oh, para ka na namang nakakita ng muto niyan. Gulat na gulat. Naiiling pa niyang sabi. Naninibago lang siguro ako. Parang kailan lang kasi napakasungit at nakakatakot ka. Hindi na mangyayari yun, Aislinn. Ako nang takot sa'yo ngayon. Natawa na lamang to bago inaya na siyang magtungo sa parking lot. Malawak ang ngiti ng ina ni Aislinn nang makita silang magkasama ni Favian. Agad sila nitong sinalubong. Laking gulat pa nga nito nang magmano si Favian na hindi naman ito ginagawa talaga. Magandang gabi po. Magandang gabi naman, iho. Natutuwa akong pumayag kang mag-dinner kayo rito ni Aislinn. Ayos lang po. Gusto ko nga rin po talaga. Sagot pa nito kaya napasulyap sa kanya ang kanyang ina na may pagtataka. Napangiti na lamang siya. Pinaupo muna ni Aislinn si Favian sa couch bago sinundan ng ina niya sa kusina dahil iyahain pa lang ito ang dinner. Naninibago ako sa inyo. Ano bang ganap, iha? Mommy, ngayon ko lang po ito sasabihin pero kasi umamin na po si Favian sa akin. Mommy, totoong gusto niya ako at nangako siyang magbabago na siya. Sinabi niya? Abay, nakakatuwa naman palang balitang yan. Hindi ko akalain na madedevelop ang asawa mo sa'yo. Maging ako, mami, nagtataka talaga. Eh ikaw ba? Gusto mo ba siya? Kamusta naman ang nararamdaman mo sa asawa mo? May pag-asa bang maging isang buong pamilya kayo? Takang tanong pa ng ina niya na sinagot naman agad ni Aislinn. Sa tingin ko naman, mami, may pag-asa maging okay kami. Makita ko lang na talagang nagbabago siya. Hindi naman po matigas ang puso ko. At lalong mas nais kong mapaayos ang future ko at na magiging anak namin. Kung sakaling mabuntis ako, paliwanag niya. Niyakap siya ng kanyang ina. Masaya ako, anak. Masaya ako na kahit inabandon na tayo ng ama mo, kahit papano nagiging maayos tayo. Ako rin po, mami. Masaya silang nag-dinner. Ang dating tahimik na si Favian ay nakikipagkwentuhan na sa ina niya. Natutuwa si Aislinn. Sana lang ay magtuloy-tuloy na ang magandang nangyayari sa kanila ni Favian. Weeks have passed. Patuloy na pinatutunayan ni Favian sa kanya na karapat dapat niya itong bigyan ng pagkakataon at dapat niya itong pagkatiwalaan. Naging maayos pa rin sila at mas naging sweet si Favian sa kanya. Sa ngayon, nasa proseso na sila na magtiwala sa isa't isa. Hiniling rin ni Aislinn na umamin sila sa grandma nito na naging deal lang ang dahilan kung bakit sila ay kinasal. Ayaw na kasi ni Aislinn na may inililihim pa sila sa kahit na sino. Kasalukuyang nasa kumpanya si Favian habang ang asawa naman niya ay nasa school na. Maya-maya ay susunduin niya ito at sa kanyang grandma na ang diretsyo nila. Desidido na kasi si Aislinn aminin sa lola niyang naging deal nila. Para kay Favian ayos lang naman to. Ngunit ang tanging iniisip lamang niya ngayon ay kung papaano sasabihin sa kanyang asawa na hindi naman talaga tunay na anak ito ni Lando. Alam mismo ito ng kanyang ina ngunit
Ayaw naman niya itong pangunahan. Hindi mapakali si Fabian. Pakiramdam niya, kailangan niya itong sabihin sa ina ni Aslin. Kailangan niyang ipaalam na alam na niyang tungkol sa naging dahilan ni Lando kung bakit ganun na lamang ang galit nito. Agad na nagtungo si Fabian sa ina ni Aslin. Nagulat pa nga ito nang labasin siya nito. Iho, napadalaw ka. Ikaw lang ba? May problema ba kayong mag-asawa? Sunod-sunod na tanong nito. Agad naman siyang napailing. Alam ko na po ang tungkol sa inyo ni Lando. Alam kong hindi niya totoong anak si Aslin. Nagulat ito't napaupo sa couch. Kailan mo pa nalaman? Matagal na. Pero wala akong sinabi kay Aslin dahil ayoko pong masaktan siya. At ayokong isipin yun na pinapangunahan kong lahat. Paliwanag niya. Salamat, Fabian. Salamat sa paglilihim mo nito. Humahanap pa ako ng tamang tiyempo. Pero sa tingin ko, hindi na niya kailangang malaman dahil wala naman na sa buhay namin ang hayop na yon. Mas magiging magaan ang buhay niyo kung magfo-focus na lang kayo sa buhay na binubuo ninyo. Sana'y ingatan at mahalin mong anak ko. Alam kong nagsimula kayo sa hindi maganda at kasunduan lamang ang lahat. Pero sana wag mo siyang sasaktan. Ayokong madagdagan ang sakit na dinadala niya. Tumango si Fabian bago niyakap ang ina ni Aslin. Masaya si Aslin na palabas na sana sa classroom. Nakausap kasi niya si Fabian na nasa parking lot na ito at hinihintay siya. Dadalaw sila sa lola nito para makausap na rin to tungkol kung saan nagsimula ang relasyon nila o kung paano sila nagtagpo. Ang gaan sa pakiramdam niya na sa wakas ay magiging maayos ang buhay nilang mag-ina na mismong ama niya pa ang sumira. Nagpapasalamat pa nga siya na iniwan sila nito dahil hindi niya makikilala si Fabian kung hindi ng kandaleche-leche ang lahat. Akala talaga niya puro kalungkutan at pasakit ang lahat, ngunit sa umpisa lamang pala yon. Dahil lahat ng sakit at pagdaramdam ay napawi na, buong puso niyang tinanggap si Fabian at pinagkatiwalaan ito. Ngayon wala na silang tinatago sa isa't isa, ganun din sa mga taong nakapaligid sa kanila. Hello! Nakangisi si Faye nang salubungin siya nito. Malapit pa lamang sana siya sa parking lot. Nahinto siya bagong ngumiti. Hello, Faye. May kailangan ka ba? Baka naman may dala ka na namang pagkain para sa asawa ko. Mahinahon lang naman si Aslin. Actually, wala eh. Pero may nasagap ako. Totoo bang di lang ang lahat sa inyo? Hausad naman pala, Aslin. Kaya naman pala kung itrato ka niya. Nung una ko kayong nakita, parang magkapit-bahay lang. Ay, huli ka na sa update. Pero wala akong magagawa, iyan ay nasagap mo eh. Hindi ko rin naman itatanggi yan. So, proud ka sa 40 million na ninakaw ng ama mo? Pagak na tumawa si Faye. Imagine, daig mo pang bayaran ano? Ang mahal naman ng presyo ng petsay mo, Aslin. Nakakabilib talaga ang kalandian mo. Muli itong tumawa. Anyways, wala na akong pakay kung anong ganap sa inyo ngayon. Gusto ko lang munang sirain yung moment. Nakakaumay kasi yung kaplastika ng ina mong makate. Nasa dugo naman palang pagiging malandi. Huwag mong idadamay ang mami ko ha. At bakit hindi? E niloloko ka lang niya. Hindi pa niya sinasabi? Baka naman kasi nahihiya o. Kaya wala naman talagang balak sabihin ha. Kaya naman pala galit na galit ang ama mo sa'yo. Oops! Hindi mo pala daddy. Humalakhak pa ito. Faye, what are you doing here? Hinawakan ni Fabian si Faye sa braso. Umalis ka na, bago pa kitang masaktan. Tigilan mo yung asawa ko. Well, congrats kung nagka-inlove na kayo. Pero gusto kong i-share itong nalaman ko bago ang lahat. Hindi naman pwedeng happy lang kayo. Selfish kasi ako eh. Don't worry kung iiwan ka ni Aslin, handa naman akong saluhin ka. Faye! Sigaw ni Fabian habang matalim ang titig sa dalaga. Hayaan mo nga siya. Sige nga, ano ba yon ha? Para naman matigil ka na. Tinapangan ni Aslin ang ekspresyon niya. Maging masaya ka na lang kasi para sa iba. At huwag mong ipilit ang sarili mo sa taong hindi ka naman gusto. Okay, sige, sabi mo eh. Tumawa pa ito.
Pero gusto ko lang malaman mo na itong asawa mo na pinagkakatiwalaan mo at ang mami mong may kalandian, tinago sa'yo ang katotohanan. Hindi mo ama si Lando. Anak ka ng mami mo sa unang nobyo niya na namatay. At dahil desperadang ina mo na magkaama ka, ayun, pinaako niya sa daddy na kinikilala mo ngayon. Kaya iyan, galit na galit siya sa inyo kasi sinungaling niyang ina mo. Hindi makapaniwala si Eslyn sa nalaman niya. Okay, happy ka na? Sige, papalakpakan pa ba kita? Congrats, Faye! Salamat sa pagsasabi sa akin, ha? So, anong gusto mo? Magmukmok o magalit ako sa kanilang dalawa? Sinamaan siya ni Faye ng tingin. You're wrong! Ikinagagalak kong malaman na hindi ko ama si Lando. Kasi pinapanalangin ko yun gabi-gabi. Buhisit ka? Ikaw ang buhisit. Umalis ka na bago ako makapagbitaw ng masasakit na salita. Galit na umalis si Faye, habang si Fabian naman ay hindi makapaniwala sa naging reaksyon niya. Bakit hindi ka nagalit sa akin o kay mami mo? Ilang minuto na silang walang kibuan ni Fabian sa kotse. Habang bumabiyahe sila ngayon patungo sa mansyon ng ina niya, nais niya itong makausap. Fabian, hindi makitid ang utak ko katulad ni Faye. Inaasahan niya bang magagalit ako? Inaasahan niyang iiwang kita at kamumuhian ko si mami. Which is not happening. Naiintindihan kong kinago niyo sa akin yun. Dahil sa ayaw niyong may makadagdag pa sa isipin ko. Naiintindihan ko na ginawa yun ni mami para sa ikakabuti ko. At alam mo, Fabian, ngumiti si Eslyn. Masaya akong nalaman na hindi ko siya ama. Agad na itinigil ng asawa niya ang kotse nang makita siya nitong lumuluha. Agad nitong pinahid ang luha niya at niyakap siya. Shhh! I'm here. Dadamayan kita kahit saan at kahit kanino. Napakatapang mong babae. Bilib na bilib ako sa'yo. I love you, Eslyn. I'm so proud of you. Lalo lamang umagos ang luha ni Eslyn. Ngayon na lang ulit siya nakaiyak ng ganito habang may taong nakaalalay sa kanya. Salamat, Eslyn. Salamat dahil binago mo ko. Hindi na ako yung siraulong si Fabian. Maraming salamat dahil dumating ka. Hinagkan siya nito sa labi. Ilang minuto rin ang itinagal bago sila nagpatuloy na sa pagbiyahe patungo sa kanyang ina. Hindi talaga mapigilan ni Eslyn na maluha. Habang papasok sila sa loob ng mansyon ay hinawakan ni Fabian ang kanyang kamay. Kaya naman pinilit ni Eslyn na maging matatag. Oh, akala ko ba sa lola ni Fabian ang punta nyo? Hindi naman kayo nagsabi na... Hindi na pinatapos ni Eslyn ang kanyang ina. Mahigpit niya itong niyakap. Naiintindihan ko, mami. Wala akong galit. Sorry kasi kailangan mong dalhin ang lahat ng mag-isa. Ang sakit na yun. Mami, hindi ako mawawala sa tabi mo. Mahal na mahal po kita. At sana karmahin si Lando sa ginawa niya sa atin. Kahit pa anong dahilan niya, hindi pa rin niya dapat sinira ang buhay natin. Kasi kung minahal ka talaga niya, maiintindihan niya na kinakailangan mong gawin yun para sa pagmamahal mo sa anak mo. Lumuluha si Eslyn. Anak, sinong nagsabi sa'yo? Fabian, sinabi mo ba? Mami, hindi po si Fabian kung hindi si Faye. Ngunit mami, wala siyang magagawa. Hindi niya kayang pagsirain tayong mag-ina. At wala rin akong balak na magalit kay Fabian. Tulad nga ng sinabi ko, naiintindihan ko po ang mga naging desisyon mo. Patawarin mo ang mami, anak. Pasensya ka na't inilihim ko. Sa totoo lang, ikinakatakot ni Fabian na masaktan ka kaya wala siyang sinabi. Ako ang humiling kay Fabian na ilihim din sa'yo kaya sana wala kang sama ng loob sa asawa mo. Sana hindi masirang magandang pagtitinginan ninyo dahil lang dito. Kahit po magalit si Eslyn sa akin, hindi ako papayag na mawala siya. Handa po akong gumapang sa hirap kung kinakailangan. Napangiti na lamang si Eslyn dahil masaya siya na pinili niyang umintindi kesa gawing komplikado ang lahat. Pahihirapan lamang kasi niya ang mga kalooban nila kapag ginawa pa niyang big deal ang bagay na hindi naman dapat pinapalaki. Napasulyap si Eslyn sa kanyang asawa. Mukhang tama nga ang kanyang desisyon na bigyan ito ng pagkakataon.
Pinalipas muna nilang mag-asawa ang dalawang araw bago nagpa siyang humarap sa lola ni Fabian. Pinahupa muna kasi nilang nangyari, kaya naman tumagal ng dalawang araw. Ngunit ngayon, handa na silang ipaliwanag sa lola ni Fabian. Ano ka mo? Deal! Isang deal ang nangyari? Hindi ako makapaniwala na may ganun palang nangyayari. Naguguluhan ang lola ni Fabian. Pasensya na po, Grandma, kung nagsinungaling ako. Unit ngayon, masasabi na po naming wala na ang deal na yon. Tunay na pong relasyon namin ni Fabian at nagmamahalan po kami. Si Islin ang sumagot. Mabuti kung ganon, pero nalulungkot ako na kailangan pang pagdaanan ninyo ang bagay na yon bago kayo dumating sa punto na ito. Sa tingin ko, Lola, parte yun ang pagsasama namin. Kaya kami nandito sa sitwasyon na ito at kaya namin naisip yung mga bagay na hindi naman namin dating inaalala. Marami akong natutunan sa nangyari. Isa na rin ang tiwala'y tinatanim. Tsaka mula mga anihin kapag hinugna. Iahalin tulad ko ito sa isang halaman. Kapag wala kang tinanim na tiwala sa isang tao, wala ka rin aanihin. Kaya nga sa mag-asawa, napakahalaga ng tiwala. Nakangiting paliwanag ni Fabian. Masaya ako para sa inyo. Siguro naman mapapabilis na ang pagbibigay niyo sa akin ng apo. Natatawa pa ang grandma ni Fabian. Sa tingin ko nga po. Sang-ayon naman ito na ikinatawa ni Islin. Naging maayos ang pagpapaliwanag nila sa matanda. Wala pa rin naman tong tutol dahil sinabi nitong gusto talaga siya nito na ikinatuwa naman ni Islin. Nagpa siya rin sila ni Fabian na magpakasal ulit. Kasal na hindi pinilit. Kasal na sila mismo ang nagdesisyon. Hindi na nila nabalitaan pa si Faye. At wala na rin nais masagap na balita si Islin at ang kanyang ina tungkol kay Lando. Sa ngayon ay masaya na silang nagsasama kasama ang ina niya at ang asong si Favi. Dalawang buwan ang nakakalipas at patuloy pa rin ang pagiging sweet ni Fabian. Nadagdagan pa nga ang kasiyahan nila ng mag-positive si Islin. Isang buwan na nga siyang buntis. Halos himatayin nga si Fabian ang malaman nito. Si Dylan ay patuloy na nagsisilbi sa kanila. Ngunit bilang personal assistant na ito ni Fabian at hindi na basta driver lang. Sa ngayon, hinihintay na lang talaga nilang mag-asawa na masilayan ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Napakasarap sa pakiramdam na kahit masakit at pangit ang simula nila, ay nauwi naman to sa pagmamahalan. Nakilala na rin ni Islin ang pinsan nito at may mga ibang relatives pa si Fabian na ipinakilala sa kanya. At lahat sila ay maganda ang pagtanggap sa kanya at sa kanyang ina. Hindi lahat ng tao nabibiyayaan ng magandang buhay. Kaya laking pasasalamat ni Islin dahil isa siya sa mga taong yon. Patuloy siyang nagpapasalamat dahil ibinigay sa kanya si Fabian. Si Fabian na sinisikap magbagong buhay para sa masaya nilang binubuong pamilya. Wakas!